So, yung nakaraan, madami nagre-request sa inyo kung paano ba mag-face proportions. So, yeah, this is the day para ituro ko sa inyo kung paano ba ang the best way to learn face proportions. So, ngayon, ang una ko munang gagawin is maghahanap muna ako ng tutorials about face proportions sa YouTube. Dahil as of me, hindi pa rin naman ako sanay sa face proportions. Kaya kailangan ko din ng mga basehan kung tama ba yung mga ituturo ko sa inyo, guys. Pagkatapos ko panoorin yung ilang part ng basic proportions, magdadrawing na ako as warm up para masundan ko kung paano niya ba ito ginagawa. So now, let's sketch. So natapos na natin yung mga warm up. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano ba ang basics. So una, nag-i-start muna ako sa bilog, tapos hahatiin ko siya sa gitna. And then, i-divide ko siya into 3. For the forehead, nose, and chin. Ganyan din naman sa mata at sa lips. Didivide nyo lang din sa 3 para maging balance. For the ears naman, lagyan nyo lang kapantay yung forehead tsaka nose. Pero mamaya ko na-explain sa inyo lahat dahil nasa basics pa lang naman tayo. So ulit-ulitin nyo lang itong ganitong process para masanay kayo sa pag-freehand. At guys, wag nyo lang din kakalimutan na dapat meron kayong palaging reference as your guide. So natapos na tayo sa basics, ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-drawing ng with a reference. So maghahanap muna ako ng mga pictures sa Pinterest para i-drawing mamaya. At ngayon naman, i-demo ko sa inyo kung paano ko ba siya ginagawa. Madali lang naman to guys, pero kung kulang pa din yung nakuha niyong info sa akin, marami din naman ibang option dyan about proportion. So hanapin niyo lang yung swak sa style niyo. Ito ang method na ginawa ko guys, which is more likely on Loomis method. Lagi din ako nasisimula sa basic shapes ng mukha bago ko siya lagyan ng mga perspective grids. Hatiin nyo lang din ulit to sa 3 between forehead, nose, and chin. Basta lagi nyo lang tatandaan kung saan sila nakaposition. At between the eyes, the nose, tsaka sa lower part, lagi lang ngayon hinahati sa 3 bago nyo i-sketch ang lahat. So now guys, itatry ko siyang i-drawing pero syempre with our proportions. Gagamitan ko siya ng HB pencil at kneaded eraser para hindi gaano mabura yung guidelines.
here's the result, guys. At hindi siya ganun ka-realistic dahil 1 hour ko lang siya tinapos. Ang importante naman dito is na-enjoy mo yung process. So in the second day, may nagpa-drawing sa akin for commission. At inabot ako ng buong araw para tapusin to. So yeah, kuya done to, guys. So here's the result, guys. At natuwa naman yung nagpa-drawing sa naging result dahil wala naman siya gaano naging reply. So okay na magahan, ipapadala na natin to, which is sasakay ako ng jeep. At inabot din ako ng isang oras sa isang sakayan. So pagkababa ako mismo, pinadala ko na yung drawing sa LBC. At hindi pa naman ako umuwi dahil langgalaman na ako konti, kaya hinabot ako ng hapon. So ayun, kauuwi ko lang. For the best tips, guys, is practice with a photo reference. Ito yung isa sa mga ginagawa ko madalas, kaya nasanay ako mag-drawing ng proportions. At advice ko sa inyo, guys, na huwag nyo masyadong kukopyahin yung picture. Kumbaga, mag-create kayo ng sarili nyong art style. So ayun, natapos ko na yung dalawa after 20 minutes and still maaga pa naman, kaya magdodrawing pa ako ng 8 heads. Here's the result, guys, at na-enjoy ko talaga ang bawat process, kaya inabot din ako ng gabi. So ayun, kahit gabi, ito nalay ko ulit ng practice. Dahil hindi pa naman ako pagod, gagamit ngayon ako ng ballpen para maiba naman. Thank you.
na yung naging result guys, at hindi na masama dahil first time ko lang ulit gumamit ng ballpen. So yeah, hanggang dito na lang tayo guys, at thank you po pala sa 36,000 subs, kundi dahil sa inyo, hindi ako magpapatuloy sa paggawa ng video. So huwag nyo lang kakalimutan mag-practice palagi, yan ang the best advice ko sa inyo. So yeah, see you na lang ulit for the next one. Bye!